Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon, isang electric pan. Ayan, stand pan. Ang issue nito, ayaw daw umandar. So, gagawin natin, turo ko sa inyo kung paano gagawin ang electric pan na ayaw umandar. Ito yung kanyang power cord. So, isaksak natin. So, yan. So, i-switch natin. Number 1. So, wala. Ayaw. 2. 3. So, posible problema nito. Napius. Ayan, wala. So, posible, siraan itong electric pan na ito, yung kanyang fuse. So, ngayon, bubuksan natin. Papakita ko sa inyo paano gawin itong electric pan na sira ang fuse. So, gawin na natin. So, bubuksan na natin. So, bali yan siya mga boss. Nabuksan na natin. So, ang gagawin natin ngayon, dahil panigurado itong electric pan na to sira yung kanyang fuse, ang gagawin natin, ititest natin yung kanyang power cord. Ito. Ititest natin to gamit ang tester. Ang purpose nun, iset natin ng times 1. Pagkatapos, iswitch natin ng number 1, 2, and 3. Titignan natin kung meron tayong makuwang resistance. Ngayon, once na wala tayong nakuha resistance, paniguradong itong electric pan na to, sira ang fuse niya. So, itetest natin dito. Pagkatapos, isi-switch natin. Tapos, tignan natin yung tester kung meron ba siyang makukuwang resistance. Kapag wala tayong nakuha na resistance sa 1, 2, 3, ibig sabihin, sira talaga itong fuse nitong electric pan na to. So, gagawin na natin. Ito yung kanyang power cord. So, i-off muna natin dito sa kanyang switch control times 10. Pwede rin sa times 1, depende na lang sa inyo. So, ito test na natin. So, itong power cord niya, yung dalawang test probe natin, i-connect lang. I-connect lang natin. Sa dalawa. Yan. Isa sa kabila, isa sa kabila. Kahit magkabaliktaran yan, walang problema. Ang tinetest lang naman natin dito ay resistance. So, yan siya kung nagigitin nyo. So, yan. Pagkatapos, yun na nga yung tester natin. Sabi ko nga nakaset sa times 10. Kapag inikot natin to, yung kanyang switch, kailangan itong ating tester papalo. Dapat meron siyang makuwang resistance. So, i-try natin. Basta itong kanyang cord nakakunan ng ating test probe. So, i-try natin. So, isi-switch natin. Ayan, number 1. Tignan nyo yung tester kung papalo. So, isi-switch na natin mga boss. So, pansin nyo, hindi siya pumalo. Nasa number 1 yung ating switch. So, dalhin natin sa number 2. So, wala pa rin. Ayan. Sa number 3. So, ganun pa rin. So, ibig sabihin, itong electric pan na to, 100% sira yung kanyang fuse. So, ngayon, paano ba natin papalitan yung kanyang fuse? Yung fuse ng mga electric pan ay nasa loob ng kanyang winding. So, kung papalitan natin yun, mga boss, masyadong delikado. So, mas better kung ibabypass na lang natin. Kasi sa mga electric pan na ganyan, kapag nasira yung kanyang mga fuse, ang ginagawa na lang ay binabypass yung fuse. Kasi mga boss, kaya binabypass na lang to kapag yung mga electric pan sira yung fuse. Yun na nga, yung kanyang fuse nasa loob ng kanyang winding. So kung bubuksan natin yung ating motor, yung kanyang motor, tapos hanapin natin yung kanyang fuse, masyadong delikado. Posible sa pagbukas natin yung motor, posible mapuputol pa yung kanyang mga wires. So,
mas maganda kung bypass na lang natin. Ito kasi mga motor ng electric fan ay masyadong maninipis yung kanyang mga winding. So hindi maganda na kapag yung electric fan nasira ang fuse, papalitan pa yung fuse. Hindi maganda yun. Mas better na lang kung i-bypass na lang natin yung kanyang wiring. Madali lang naman yung pag-bypass. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-bypass ng fuse sa mga electric fan. So ngayon gagawin na natin. Ibabypass na natin yung kanyang fuse. So kung titignan nyo itong wiring niya, ayan. Yung kulay puti na yan, yan yung, ito yung kanyang power cord. Kung titignan nyo, dalawa yung kanyang wire. Meron siyang kulay black, ito yung black, tsaka white. So kung titignan nyo, itong kulay white niya, pumunta siya dito sa switch. Switch, ayan. Pagkatapos ito, itong kulay black, pumunta naman siya papunta dito sa puti na yan, ayan. Itong kulay puti na to, ayan. Papuntang motor. Papuntang motor yan, mga boss, ayan. Kung nakikita nyo sa loob. So, ang gagawin natin, itong power cord na kulay, itong power cord na kulay itim yung wire na papunta dito sa kanyang motor, ayan, ito. Kung titignan nyo, ayan siya, yung black. Tapos, lumabas siya ng kulay gray. Pumunta siya dito sa motor. So, gagawin natin, puputulin natin to. I-disconnect natin to. So, puputulin na muna natin. So, puputulin na natin. Ika-cut na natin. Ito, yung kulay gray. I-disconnect natin yan. So, ayan siya. Puputulin na natin. Ayan. So, bali ito yung kanyang. Sabihin na natin na line 1. Ito. Ito siya. Tatanggalin natin ito. Katapos, babalatan natin. So, bali yan siya. Basta puputulin nyo lang line 1 na papunta dito sa kanyang motor. Huwag itong isa yung papunta sa switch. Itong papuntang motor, yun yung puputulin nyo. Ika-cut nyo. So, clear natin mabuto. Balatan natin. Ayan. So, babalatan natin. Ayan siya, kung nakikita nyo, ayan, binalatan natin. Itong binalatan natin na kulay black na yan, yung line 1, i-coconnect lang natin to dito sa kanyang capacitor. Ayan, kung nakikita nyo yung capacitor niya, ayan, yung wire niya, kulay black tsaka red. So, i-coconnect natin to dito sa kanyang capacitor, sa kulay black. So, balatan natin yung kanyang kulay black para may connect natin tong kanyang line 1. So, ayan siya, nabalatan na natin. Kung napapasin nyo, ayan, yung kulay black na capacitor, ayan, binalatan natin. Pagkatapos, itong cord naman natin, ayan, yung binalatan natin tsaka kinat, itatap natin dito sa binalatan natin na capacitor. So, yan. Diyan natin itatap to. So, bali, ayan siya. Tap natin. So, bali, ayan siya. Natap na natin. Ayan. Kung titignan nyo, ito yung kanyang cord, yung line 1, tinap lang natin dito sa kanyang capacitor. Ayan.
So ito, ititip na lang natin to mga boss. Ititip natin to. So after natin maitap, magtetest ulit tayo sa tester. Gagawin natin yung ginawa natin sa naunang video. Itetest natin kung meron na bang nakuwang resistance yung ating tester. Bago natin isaksak sa outlet, itetest muna natin sa tester. So gawin na natin. So ganun din mga boss, yung set natin nasa time is 10. Ayan, itatap natin yung ating test probe. Ito. Itatap lang natin yan sa line 1 and 2. Yan. So bali yan siya. Ngayon, basta yung tester nyo mga boss nasa time is 10 or time is 1. Ayan, ganyan lang. So, isi-switch natin itong electric fan. Titignan natin kung meron na bang nakuwang resistance yung ating tester. Kanina kasi sa unang video natin, nung hindi pa natin binypass itong kanyang fuse, sa 1, 2, 3 niya, wala tayong nakuwang resistance. So, ngayon, titignan natin kung meron na ba siyang makuwang resistance itong ating tester. So, ayan siya. So, ngayon, isi-switch na natin. So, switch natin sa number 1. Ayan, tignan nyo yung tester. Switch natin sa number 1. So, yun. Kung nakita nyo, mga boss, pumalo siya. So, iset naman natin sa number 2. Switch number 2. So, yun. Ganun pa rin. Number 3. So, meron siya. Ayan. So, ayan siya. Meron na siyang nakuwang resistance. So, 1, 2, and 3. Meron siya nakuwang resistance. So ngayon gagawin natin, nakita natin na meron na siyang resistance. Itatry natin. Itatry natin tong electric fan, isasaksak natin sa outlet. Titignan natin kung under na ba siya. Sasaksak na natin mga boss, ayan. Kita nyo, yung capacitor niya dito natin nilagay. Hindi na dito.
Kasi itong tinanggal natin, kung nakikita nyo, metal yung dito niya. Pwede natin itupi para may lagay dito. Di tulad nito, plastic, hindi natin may tupi. So ngayon, ito try natin. Ito try muna natin bago natin i-solder tong kanyang wire tsaka i-tape. So ito test muna natin. So ito yung kanyang cord. Ayan. So ngayon, ito try na natin. So ayan, nakasaksak na siya. So try natin sa number 1. Kanina nung sinat natin sa number 1, hindi siya umikot. Sa number 2, hindi pa rin. Hanggang sa tinulungan natin siya umikot, umikot naman. Pero ngayon, titignan natin kung iikot na ba siya mag-isa. So, switch na natin. So, yun. Kung napansin nyo, umikot siya mag-isa. Sa number 1 lang yan, pero kung naririnig nyo yung ampas ng hangin niya, malakas. Ayan. Number 1 lang yan. So, try natin sa number 2. So ayan, lalong lumakas siya. Sa number 3. So ayan. Ayan, nalakas siya mga boss. Kung naririnig yung ampas ng hangin niya, malakas siya. So okay na to, ganun lang yung paggawa. Kapag ayaw umandar yung isang electric fan, ganun lang yung gawin nyo. Una, i-check nyo yung cord niya. Una, i-check nyo yung kanyang cord. Kung meron ba siyang resistance na makukuha. Kung wala siyang nakuhang resistance, panigurado ang sira ng electric fan ay yung kanyang fuse. Kung wala siyang nakuhang resistance dito sa kanyang power cord. Sundan nyo lang yung ginawa natin mga boss. Halimbawa may na-encounter kayong ganyan na electric fan, panigurado mapapandan nyo. Kasi nung una, nung tinry natin, magkikita nyo naman na kapag yung electric fan sira yung fuse, wala siyang ugong mga boss. Hindi umugong yung kanyang motor. So kapag ganon, panigurado fuse yung sira. Posible rin pala mga boss na pwede rin sa power cord. Siyempre bago kayo pumunta sa fuse, i-test nyo muna yung kanyang power cord bago kayo mag-bypass ng fuse. So kung napansin nyo, napandar natin nung binypass natin, umikot siya, tinulungan natin, pero meron pa siyang pangalawang problema. Yun na nga mga boss, yung mabagal siya. Hindi niya kayang umikot na hindi tinutulungan. So kapag ganun naman yung problema, palitan nyo yung capacitor. Ito. And nasa number 1 lang yan mga boss, pero malakas siya. So after natin mabandar at mapabilis yung kanyang ikot, so gagawin na lang natin yan. Lalagyan na lang natin ng langis para masigurado, para tumagal siya. Yoke muna natin. So gagawin natin, lalagyan na natin langis para may sara na natin. And mga boss, na ibalik na natin, naisara na natin. So ayan siya. Ngayon, titry natin ulit mga boss. So number 1. Yan. Napansin nyo, umikot siya, number 1. Ayan. Malakas siya, number 2. Yan. Number 3. So kung naririnig nyo yung ampas ng hangin mga boss, alam na alam yung malakas siya. So ibalik natin sa number 1, masyadong malakas. So ayan, ganun lang yung paggawa sa mga electric fan na ayaw umandar, lalo na kapag sira yung fuse at paano mag-bypass ng fuse. So hanggang dito na lang tong video na to mga boss, hanggang sa susunod. Sa mga nag-subscribe pala, maraming salamat sa inyo. At sa mga nanonood sa ating mga videos, maraming salamat din mga boss. Sana tuloy-tuloy lang. So hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na mga video ang gagawin natin. Salamat. Peace.